Paano kung may iniwan ka sa nakaraan? Isang pagkakataong hindi mo lubusang maunawaan. Isang taong hindi mo inasahang nahulog sa'yo. Subalit di kayang tanggapin ang puso mo dahil natatakot ka sa husga ng mundo sa paligid mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masayang-masaya si Papa. Bakit ganun? Bakit tila ba mas parang anak pa niya si Arturo? Pero di naman ako nagsiselos. Nagtataka lang talaga ako. Kaya ito, matapos makakain, nagpatuloy na ako sa paglalaba. Kumukulog pa din pero di nakatulad ng kanina. Buti na lang talaga at hindi pa umuulan ng malakas. Kaya ito, naglalaba lang ako. At habang nagbabanlaw ako, maraming mga bagay ang naglalaro sa isipan ko. Mga bagay na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mga bagay na magulo. Kaya nga, nagpakalayo ako kasi gusto kong mahanap ang sarili ko. Sino nga ba ako? Tama ba ang ginawa ko? Pero, tama naman siguro ang naging desisyon ko. Wala naman sigurong mali kung takasan ko ang nagpapagulo sa isip ko. Tatapusin ko na nga ang paglalaba at baka abutan pa ako ng malakas na ulan. Kaya naman eto, laba lang muna. At nang matapos ako, grabe. Nakakapagod. Naisampay ko na din. Ganyan ako kasi pag sa gawaing bahay. Tapos agad. Kaya ito, pagbalik ko sa loob ng bahay. Aba, nakita ko sa sala si Papa at si Arturo. Ayun, nakadapa si Papa sa sahig na nilatagan ng yoga mat. At si Arturo naman eh, ayun, nakaupo sa likod ng Papa. Tinuturuan ata ni Papa si Arturo sa pagmamasahe. Kaya hinayaan ko na lang muna sila. At ako eh, eto, dumiretso na sa silid ko. Nahiga muna ako sa kama ko at ipinikit ko yung mga mata ko. At habang nakapikit ako, tila ba, naririnig ko ang mga salitang sinabi ni Lolo sa akin bago ko lisanin ang lugar na yun. Apo, kapag di ka naging masaya sa patutunguhan mo, huwag kang magdadalawang isip na bumalik sa lugar kung saan may taong handang magpasaya sa'yo. Kasi alam mo, Apo, dati, akala ko ay magiging masaya ako nung magkahiwalay kami ng lola mo. Subalit isang araw, tila ba, hinahanap ng puso ko yung taong unang nagpatibok nito. At siya ang lola mo, Apo. At sa pagbabalik ko, tinanggap niya ako ng buong buo. At simula nung makabalik na ako, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko na ulit lilisanin ang lugar na to. Ang lugar kung saan nabuo ang unang pag-ibig ko. Habang kinikwento yun ni Lolo, umaagos yung mga luha ko. At habang nakikinig ako, nararamdaman ko talaga yung
pagmamahal niya kay Lola. Yung pagmamahal na totoo at walang katumbas. Pero bakit ganun? Nahihirapan ako at ayoko nang bumalik sa lugar na yun. At kahit pilitin ako ni Papa, hindi na ako babalik dun. Marahil ay kakalimutan ko na lang ang lahat ng mga alaala ko sa nakaraan. Mga alaalang hindi na dapat balikan pa. Alam niyo ba, yung anak kong si Benji, minsan, hindi ko maunawaan. Mabait naman siya, masipag. Pero may mga pagkakataong, minsan din nakikita ko siyang tulala na tila ba malalim ang iniisip. Kapag tinatanong ko naman siya, ang lagi niya sinasabi ay naninibago siya. Pero hindi ako naniniwala. Alam kong may dahilan ng lahat. Hindi naman ako manhid para di ko malaman at maramdaman yun. Anak ko siya, kaya alam kong may problema siya. Kaya nga nung makilala niya si Arturo, naging masaya ako kasi laging may nakakausap ang anak ko. Lagi nang masaya. Kaya lang, nahulog naman ang puso ko kay Arturo. Ang cute kasi. Binibiro ko lang talaga siya nung una. Kaya lang, tinamaan ako. At ngayon, ayaw ko nang mawala siya. Basta, mahal ko na siya. At wala nang pwedeng umagaw sa kanya. Dahil akin lang si Arturo. Daddy, ang sarap ng pusit. Ang dami ko tuloy nakain. Arturo, dapat lang na masarapan ka kasi ginalingan ko ang pagluluto nun. Sinigurado kong masarap kasi napakagaling mo kagabi. Ang sarap mo kumain. Talaga ba, Daddy? Kailan mo ulit ako papakainin yun? Arturo, bakit ba nagtatanong ka pa? Kahit anong oras, pwede. Araw man o gabi, basta gusto mo, kainin mo. Sa'yo lang to eh. At walang ibang pwedeng kumain, kundi ikaw lang. Hello? Unlimited kain pala, Daddy. Pero, Arturo, alam mo, the best talaga yung pag-upo mo kagabi. Binigla mo ako. Ang galing mo. Daddy, alam mo, nadulas lang talaga ako. At pagbags ako, dyan ako napaupo. Akala ko nga katapusan ko na. Arturo, uulitin natin yun ha. Daddy, ayoko na. Hindi ko na kaya. Arturo, kaya mo yun. Kinaya mo nga nung una. Tsaka may narinig ako. Sabi mo pa nga. Sige pa. Uy, Daddy, di ko talaga sinabi yun. Walang ganun. Baka maniwala sila. Pero Arturo, alam mo, mahal na talaga kita. As in, sobrang mahal na nga ata talaga kita. Ewan ko ba? Ginayuma mo ba ako? Abo, bakit naman kita gagayumahin, Daddy? Tsaka mamaya pala, ihatid mo ako ah. Ang hirap maglakad eh. Baka malaglag yung bituka ko. Arturo, masasanay ka din. Sa una lang yan. Baka nga kapag nasanay ka eh, araw-arawin mo na. Tsaka,
Ihahatid naman talaga kita. Kasi gusto kong ligtas kang makakauwi. Kasi mahal kita. Hey, Daddy, alam mo, masyado mo nang binibilog ang ulo ko. Pero, mahal din naman kita. Talaga ba, Arturo? Sige nga, subo mo titi ko. Uy, Daddy, mamaya na. Kapag minamasahe mo na ako, pero doon tayo sa kwarto mo. Sige, Arturo. Pero may tanong ako. Masarap ba ako? At guwapo ba ako? Daddy, bakit ganyan ka magtanong? Pero, oo, guwapo at masarap. Kaya nga kinahain ko eh. Napapangiti na lang talaga ako dahil kay Arturo. Kasi naman napaka-cute niya. Kaya ito, minamasahin niya lang ako. Kasi mamaya, siya naman ang imamasahe ko sa silid ko. Tatakpan ko na lang ang bibig ni Arturo ng kamay ko kapag pumatong na ako sa likod niya. Baka mapasigaw eh.